Wag kayo dyan. Doon kayo sa 5.5 kumunik. Sa 5.5. Doon sa kabila. And live. We are now live again, mga kababayan, mga katropa, mga kanguso, mga ka-Francis Leo Marcos Fever. Okay. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ako po ay nag-live kanina kung saan po natin ipinakita yung ating mga bigas na... Ricky, nakuha na ba yung bigas? Ricky, nakuha na? Bakit? Hindi, sila Kapiasi. Sandali. Sandali lamang po at... Okay, tatawagan ko muna po si Kapiasi. Nawala po yung ating video kanina. I'm live. Nasaan na? Okay, wait. Ayun po, ay. Please share this video. Kanina po, nag-live po ako kung saan po makikita niyo po yung 5 toneladang bigas na idinodonate po natin yan sa mga ating mga kababayan. At ngayon po ay nagbigay po tayo ng 1,000 sacks ng bigas sa Cagayan Valley, sa 3rd district po ng Cagayan, sa panguna po nung ating resource person doon na si board member Perla Tumaliwan. Ayun po. At nawala na naman po yung ating video. So, ngayon po magdamag na to, wala po tayong gagawin kundi reviewin yung inyong mga comment. Ha? Alam niyo po mga kaibigan, ito pong inyong abang lingkod ay talaga namang lahat ng ating mga galit sa atin ay pinipilit gumawa ng paraan how they nailed me down. Pero katulad nga po ng sinabi ng Panginoon, do not fear for I am with you. Ayun po yun. Pero hindi po ako titigil sa pagtulong sa ating mamamayang Pilipino. Pagkatapos po ng COVID na ito, hinto na po ako. At least nagawa ko po yung aking tungkulin bilang isang mamamayan. Kaya po ako nag-live ngayon para batiin lang yung aking mga followers na binabasa ko po ang inyong message. Pinagpupuyatan ko po yan, pinaglalamayan ko po yan, at kung ano po yung talagang nakita kong barangay na talagang legit na nangangailangan, lugar, bayan man yan, kahit saan sulok pa po ng Pilipinas yan, pipilitin ko pong makakita ng taong pwede nating padalan nung ating tulong para siya naman po ang mag-distribute ng mga bigas o grocery na may bibigay natin sa ating mga mamamayang Pilipino. At yung pong mga humamon at sumagot sa aking challenge, mabuhay po kayo. Please share this video para po mabalitaan ng ating mga mamamayang Pilipino ang mga kaganapan po dito. Ayun po. At mga kababayan, hanggat ako po'y malakas, sabi ko nga po, hanggat ako po'y may resources, hindi ko po titigil ang ating pagtulong sa ating mga mamamayan. Ayan po. Muli, inahamon ko lahat ng mga mabubuting tao dyan na sagutin ang aking challenge para higit pong pakinabangan ng ating mga mamamayan. Hindi ko po kayang tulungan ng buong Pilipinas. Uulitin ko po, limited po ang aking resources. Ha? Kanina po, nag-live po ako sa YouTube. Di ko po alam kung anong galit meron si Mark Zuckerberg. Talaga namang, aha! Ay, nako, Mark Zuckerberg.
sino ba ang support? Ikaw ba o yung Facebook Philippines, ha? Kasi po, akita nyo naman po yung live ko kanina, within the period of 20 minutes, pumalo po ng 60,000 yung subscriber na nanonood at still counting. Kaya ako po pinatay dahil baka po ako pag inabot ng 300,000 yung viewers, eh baka mawala. Ay, akalaan nyo yung nawala na naman kanina. Ayun po, para po dun sa lahat ng mga vlogger, ay sabi ko nga po, wala pong problema, i-repost nyo po nang i-repost ito, hindi po problema yon. Ang importante lamang po, huwag nyo po sanang gamitin yung aking pangalan. Kapag ni-repost nyo po itong vlog na to, sasabihin ko pa sa aking mga manonood na pati kayo po ay suportahan. Nasuportahan din po kayo. Ayun po, para tayo lahat ika nga ay sama-sama. Opo. Ayun po. At syempre, pero wag na pong gamitin yung aking pangalan. Wag po. At para hindi po magkaroon ng confusion sa tao. Iisa lamang po ang aking official YouTube channel. Ito lamang po. Wala pong iba. At iisa lang din po ang aking Facebook. At saka yung page ko po na Apo Francis Leo Marcos. So wala naman po tayong ganong issue ngayon. Maliban po sa mga balita na pinipilit ng aking mga kalaban na ako daw po, yung mga nagalit sa akin na hanapan po ng butas ang mga pangalan na Francis at Norman para kasuhan. Ang kinatatakutan ko lang po dyan ay baka may taniman na ho ng drogang mangyari dyan o kaya taniman ng bala at granada ay hindi po papayag ang ating mga kaibigan pagka ganyan. Ayan po. Basta sa legal na paraan, wala pong problema. Open po yung buhay ko. My life is a open book. Ah, pwede nyo kong kalkalin, halongkatin, wala akong problema. Kapag talagang ako'y nagkamali, wala pong problema. Akin po nga aminin. Pero ulitin ko po mga kaibigan, expected ko na po kung ganong karami yung titira sa akin. Pero basta ako po hindi hanggang ngayon, hindi po ako magsasalita. Sandali lamang po. Sandali lang po, kausapin ko lang po si Kapyasi. Ayun po, at huwag po kayo mag-alala, ako po'y tutulong talaga. Hindi po ako maaawat, mga kaibigan. Matagumpay po. Tayo po ay matagumpay na at napagtagumpayan po natin itong Francis Leo Marcos Challenge kung saan ay libo-libong pamilya na po ang natutulungan, milyon na po ang natulungan natin. Hindi man po personal ko, ngunit yung iba pa pong tumanggap sa aking challenge na nakatulong din. Apo, mga kababayan, saglit lang po at may sinasagot lang po ako. Ayun po, at ayun po. Yung pong live ko kanina ay talaga naman pong winala po nila. Ulitin ko po, wala po tayong pinaabot na pera sa ating mga GCash-GCash na yan. Hindi po yan totoo. At ako po ay tutulong sa pamamagitan ng puro bigas para tayo po ay makatawid buhay. Opo. Huwag po kayo magpapaloko dyan sa GCash-GCash na yan. Ayan po ay wala po yung katotohanan. Okay po.
wala pong katotohanan niya. Hindi po yan totoo. At kagabi po, ang nabasa po namin na comment ay Barangay Marikina po. Ah, hindi ko muna po sasabihin kung sa anong barangay, pero taga Marikina po yung aming isusunod. Marikina at Caloocan. Opo. Patuloy lamang po kayo mag-comment dito sa aking YouTube channel at binabasa po namin yan, pinaglalamayan po namin yan. Alam niyo po, hindi ko po alam kung ano ang pinaplano nila, pero ang sasabihin ko po, it will take a billion smart men. They cannot bring a one good man down. Ika nga po ni Gladiator, win the crowd and you will be free. Ayun po, at sasabihin ko po, ulitin ko, ang kina-challenge ko po, lahat ng mga mayayaman dyan, magpatuli kayo, ha? Yung mga mayayaman sa buong Pilipinas, huwag support. Yung kayabangan ko na to, ito ho ang kailangan natin. Naghahanap din ako ng mas mayabang sa akin eh. Ibibigay ko yung trono. Mahal ko ho kayong lahat, mga kababayan. Pagkatapos po ng pandemic, when everything going to be alright, ako po ititigil na sa aking pagbablog. At kaya lang naman po ito itinutuloy ko is just para ma-encourage pa yung mga taong natutulog dyan. Katulad nung isang natutulog daw, nagising daw dahil nagla-live ako, pinanonood ng anak. Akalain mo, ibinigay yung isang ektaryang talungan dyan sa may malasiki Pangasinan. Di ho ba? At alam nyo po, tutulungan ko po kayong lahat. Basta po legit na talagang nangangailangan. Hindi po ako maglulubay. Alam nyo po, susunod po ako sa ipinatutupad ng ating Pangulong Duterte na enhanced quarantine. Okay? Susunod po ako dyan. At ayoko pong labagin yung enhanced quarantine program ng ating Pangulo. Enhanced community quarantine. Kaya po medyo distancing ako kanina. Ngunit akin din pong nabalitaan na ako daw ho ay pinagtutulungan na at pinaproject. Ha? Basta po pantay lang ang investigasyon, wala pong problema. Okay, pag pantay po ang investigasyon at talaga pong ako'y napatunayan yung nagkasala, ay ako po'y mananagot sa ating republika. Ngunit, kung hindi kayo magiging pantay at magiging bias kayo, ay hintayin nyo ho yung balik. Hindi na ho ako magsasalita. Eh, syempre, may mga abogado ho akong hindi papayag dyan, di ho ba? Marami ho akong kaibigan at pamilya na nagmamahal sa akin, vice versa yan, kaliwat kanan yan. Ha? Mga kabayan, wala ho kasing dungis yung puso ko eh. Alam nyo ho, yung puso ko ay malinis at pulang-pule ho yan. Ha? Malinaw ho yung pinipitik niyan. Never ho ako na-involve sa kahit anong illegal activity. Ha? Yung nagsusugal lang ho ako. Yun ho ang alam kong kasalanan. Ha? At saka yung pagiging romantiko. Pero ho yung illegal. Eh kung kasalanan ho maraming girlfriend, eh siguro yun yung kasalanan ko nung nagdaang panahon. Ha? Pero hindi ho ngayon. Sapagkat ako po ay kasal na. Alam nyo, gusto ko kayong pakwentuhan. Opo, kasi yung mga comment nyo po ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy itong aking ipinaglalaban. Hindi naman po pang habang panahon itong aking pakikipaglaban. Ngayon lamang po, hindi naman po ako rebelde. Kumbaga, pakikipaglaban po na hamunin yung mga mabubuting tao sa ating lipunan na hanggang ngayon ay hindi pa nila nalalaman kung paano sila gagawa ng paraan na matulungan ang ating mga kababayan. Yun po yung challenge ko. Kaya patuloy po ako nagla-live at patuloy ko sina-challenge. All the good man out there, aba, magpatuloy na kayo at huwag kayong magpaka-support. Ha? Alam nyo po, uulitin ko po, kailangan tayo ng ating gobyerno. Okay? Pero gawin po natin ng tama. Ako po yung umihingi ng kapatawaran sa ating Pangulong Duterte nung mga unang araw na aking medyo nalabag ko po yata nang hindi ko naman alam yung enhanced community quarantine. Parang medyo nalabag ko po siya. Dahil nga ako doon sa overcrowd. Pero ngayon po, alam ko na. Kaya nakakakilos na po ako ng maayos
at ako po ay nakakapag-distribute na ng bigas ng maayos. Para pong kanina, dumating po yung tonetoneladang bigas at para po ipamahagi sa ating mga kababayan. Ayun po. Ayun po 'yon. 'Yun po yung ating layunin, ha? So magiging maingat na po tayo sa ating galaw. Kaya po ako ay nakikiusap sa aking mga followers na kung maaari, huwag po tayong tumambay diyan sa may gate 5 ng Green Meadows. Pasensya po kayo, patawarin niyo ako. Pag diyan po kayo tumambay, hindi ko po kayo tutulungan. O, para maiwas na rin po tayo sa kung ano man namang kung ano-ano mang istorya. Pero at the end of the day, sasabihin ko po, ako po ay pinagtutulungan nila. Noong mga tinamaan, hindi ko po alam kung taga saan yon, kung taga anong lugar yung nagagalit sa akin. Pero lahat naman po noon ay naka-detailed lamang dito sa opisina. Alam po ng aking opisina kung sino talaga yung mga kalabang ko. Na kung sakaling may mangyari sa akin, eh sila ho yung talagang mananagot. Basta sabi ko nga po, wala akong problema na ako iimbestigahan nyo. Open po ang buhay ko. Open ako. I'm in an open book. I am here. Mm-hmm. Basta patas na investigasyon, patas lang, wala pong problema. Kung ako po'y nagkasala, magpapaposas ako sa inyo. Pero wag sana yung darating yung time na tataniman nyo ako ng ebidensya, tataniman nyo ako ng drugs, eh hindi ako nagda-drugs, tataniman nyo ako ng marijuana, hindi ako nagmamarijuana. Tataniman nyo ako ng dahong papaya, baka pwede pa yon. O baka taniman nyo ako ng mga baril na kung ano-ano. Wala ho ko niyan. At marami hong malinis ho ang aking ano diyan. Kapag ka ginawa nyo sa akin yan, hindi ho ako magsasalita. Pero hindi po pwedeng hindi ako bubuelta. O yun ho ang abangan nyo. Masakit yun. Sinaktan nyo ako eh. Basta wala hong sakitan. Okay lang ho yung siraan nyo ako ng siraan. Walang problema. Siraan nyo ako, sabihin yung kriminal ako, basta hindi nyo sinasaling yung dulo ng balahibo ko. Okay po yun. Pero pagka binunutan nyo ako ng balahibo, eh hintayin nyo yung buwelta. Mas masakit yun. Tatagain ko kayo. Ganun ho yun. Kapag binunutan nyo ako ng balahibo nang wala akong kasalanan, ang ganti ko po dyan, tatagain ko kayo. Mm-hmm. Hanggat maaari po, hindi po ako magsasalita, wala po ako sasabihin. Pero katulad nga po nung inuulit ko sabihin, patas na investigasyon, wala pong problema. Kung ako po ay may nilabag na saligang batas, ako po ay magpapahuli, ako po ay magsusurrender, poposasan niyo po ako, ikulong niyo ako. Kung ako po ay may nilabag na saligang batas. Opo. Basta kalkalin niyo mabuti, wala akong problema. Open po yung buhay ko, wala akong problema. Open ang buhay ko. Malinis po ang pagkatao ko. Kahit sino pa yan, kahit si Norman Mangusin pa yan o si Francis Leo Marcos, malinis po ang pagkatao ko. Okay po? Wala po akong nilamang ang tao. Hindi ko nga ako makuhang agawin yung juice nung iba para inumin dahil nauuhaw ako. Basta po patas na investigasyon lang. Okay po ako doon. Hindi po ako magagalit. Open book po ang buhay ko. Pero kung yung tipong paplantahan nyo ako, aarestuhin nyo ako ng walang kadahilanan, maghinay-hinay po kayo. Unang-una, hindi nyo po ako kalaban. Mas mabigat pong kalaban ang hindi nyo kalaban. Tandaan nyo po yan. Hindi nyo ako kalaban. Ngayon, pag kinalaban nyo ako, masakit po yun. Pag sinaktan nyo ako, ibang usapan po yun. Masakit yun. Di ho ba? Alam nyo, yung pambabati ko sa akin, hindi ho ako magsasalita dyan. Yung asawa ko nga ho, dadadamay na. Kesyo kung ano-ano na. Diba? Masakit ho sa asawa at anak ko yun. San ka man ho nakakita, yung tatay niya, yung asawa niya, ibinigay na yung buhay para sa mamamayang Pilipino. Kabila nun, binabatikos pa, pinagpaplanuhan pa ng masama. Di ho ba? Eka nga ho ng Panginoon, Psalm 91, do not fear for I am with you. So I have no fear. I am an open book. My life is clear. My heart is clear. My conscience is clear. Di po ba? Actually po, yung mga abogado ko, gumawa na ho ng mga hakbang. Pero sabi ko, calm down. Calm down. May mga nakarating ho sa akin sulat, may nakarating na sa akin sulat, kung ano-anong klaseng sulat, na kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganito.
ako po'y mananahimik lang. Just to buy out peace. Hindi po ako nakikipaglaban. Huwag nyo lamang po akong sasaktan. Pag sinaktan nyo ako, kakagating ko kayo. Yun o yung sasabihin ko. Pag sinaktan nyo ako, kakagating ko kayo. Basta ho, patas lang. Ako naman ho, umamin sa pagkakamali ko eh. Hindi ko ho yun intention na kayo'y masaktan. Ang sa akin lamang po, gusto ko lamang po kayong gisingin dahil yun lang po ang nakikita kong paraan na medyo may pagkasarkastiko para at least, kasi alam ko po, hindi ko kaya mag-isang tulungan yung ating mamamayang Pilipino eh. Pero kung tayo po mga may kaya, magsasama-sama, natulungan yung ating mga kababayan, hindi lang po yung kababayan natin ang ating natulungan. Natulungan pa po natin ang ating republika. Natulungan pa po natin ang ating republika na makalampas dito sa ating pinagdadaan ng epidemya. Bago batikos kayo ng batikos sa Pangulo, batikos kayo ng batikos sa gobyerno, eh kayo na may walang ginagawa. Sana naman kayo nakakita na gumagawa na ako na mabuti, ako pa yung tinitira nyo. Gaano kayo kagaling? Di ho ba? Eh wala akong pinapangalanan dito, buong Pilipinas po yung sinasabihan ko. Ako po, my life is an open book. Open. Ito po, open ako. Pwede niyong kalkalin ang pagkatao ko. Wala akong problema. Isa lang ang isasabihin ko, wala ako kayong makakalungkat dahil malinis ho ang pagkatao ko. Pero, sabi ko nga po, kung may pagkakamali ako, magpapaposas po ako sa inyo. Magpapakulong ako. Pagbabayaran ko ang kasalanang ginawa ko kung merong kayong makikita o kung meron man. Basta po parehas na imbestigasyon. Parehas at patas. Kung ako po'y nagkasala, pagbabayaran ko yan. Susurrender ako. Pupunta ako dyan. Hindi nyo ko kailangang labasan ng arrest warrant. Pero, kung paplantahan nyo ko para lang maidown nyo ko, pag-isipan nyo kung mabuti yan. Bakit? Eh, mabigat ho yung balik. Mabigat ho yung balik. Baka Diyos ho ang magalit. Baka Diyos ho yung magalit. Nagas nyo. Mahirap po magalit ang Diyos. At yung mga taong katulad ko po, mahal po ako ng Diyos eh. Yung mga taong katulad ko, minamahal ako ng Diyos. Ako yung instrumento niya. Unang-una, hindi ko naman ho kailangan mamulitika. Ayoko ho ng politika. Ako yung simpleng may pamilyadong tao. Nagkataon lang ho na may pera at may kumita ho ako. Nakaipon. Eh muntik na nga ho kami mag-iwalay ng asawa ko dahil sa pagtulong ko sa inyo eh. Pero at the end of the day, na-realize ng asawa ko na dapat ako maging proud sa asawa ko. Hindi po ba? Basta po sa akin, patas na investigasyon, kung sinasabing ako'y sinisiro nyo, wala akong problema. Basta patas. Okay? Open po yung buhay ko. Pwede nyo akong puntahan sa bahay. 22 Nightingale Street, Green Meadow Subdivision. Pwede nyo akong puntahan sa kabilang bahay, sa 73 Swallow. Ayan. Or pwede nyo akong puntahan dito sa aking opisina. Ayan. Andito lang ako sa Eastwood. Wala akong problema. Basta patas. Pero kung ako ilalagyan nyo ng planting, ng kung ano-anong pwedeng ikaso sa akin, huwag nyo akong gagawin yon. Hindi ho maganda yon. Baka ho yung sipang pabalik ay masakit. Di ho ba? Wala ho kong hinangad na masama. Ang akin lamang pong layunin ay gisingin yung mga natutulog na mabubuting tao. Once again, we are fighting evil. And for the evil to succeed is for those good men to do nothing. Mga kababayan, mabasahin po namin lahat ng comment nyo, pagdamag, para kung yung mga lehitimo pong nangangailangan ng tulong, kami po'y tutulong. Sa susunod ko pong live, ay babasahin ko po lahat ng mga tumanggap ng aking challenge at sila po'y aking pasasalamatan. Hanggang sa muli po, medyo lalagyan lamang po natin ng konting ano, dahil ayaw po nating ma-violate yung enhanced community quarantine. So gusto ko po sana itong video na ito kumalat. Kanina po nag-video ako sa Facebook nung dumating yung bigas, pero nung pag-post ko po nawala ho ni Facebook. Pero okay lang po 'yon, kaya po may YouTube channel ako.
Katulad po ng sinabi ko, hindi ko po nababasa yung inyong message sa Messenger. Pero dito po, dahan-dahan ko pong binabasa yan. Pinagtsatsagaan po namin kasi ito po hindi po nawawala. Yung Messenger ko po, nakahang na. Yung Facebook ko, wala na akong kumakita lagi. Ayun po. At ang pinag-aaralan po namin ngayon, Caloocan, Makati, at probinsya po. Apat yung probinsya. Pero gusto ko lamang po ipaliwanag dyan na sa mga taga third district ng Cagayan, yung mahirap nating mga kababayan, kayo po ay pumunta kay board member Perla Tumaliwan at magbibigay po siya sa inyo ng bigas. 1,000 supot po yan, 1,000 sakso price po yan. Ha? Either 5 kilo or whatsoever, andyan po kay Perla Tumaliwan. Opo, mabuhay po ang mga mamamayang Pilipino at malalampasan po natin to. Ibangan niyo po yung aking mga susunod pang mga challenge at yung mga mayayaman na mga kaibigan ko na mabubuting tao. Magpatuloy na kayo para hindi tayo nasasabihang support. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo lahat.